My name is Betsy Enriquez. I teach at the College of Mass Communication at UP Diliman. Among the courses I teach are media, gender, and sexuality, and media, sexual orientation, gender identity, and gender expression. Ako naman si Michael Tan, nagtuturo sa Department of Anthropology, UP Diliman. May dating tinatawag na bestseller course, ito ay Sex and Culture, na iniwan ko na sa mga bata na magturo. And then later on, we formulated a course, SOCSI 3, which is Exploring Gender and Sexuality, which I have also left to the younger ones while I move on to other courses. At nagre-research din ako tungkol sa gender, lalo pa sa issues like social media, the use of cosmetics, skin whiteners, and other stuff. Ako si Carol Subrichea, faculty member ng Philippine Studies Program ng Asian Center, UP Diliman, dating director ng Center for Women's Studies. At ako ay nagkaroon ng mahabang panahon na karanasan na magturo ng iba't ibang courses on gender, culture, and society. At ngayon ay busy bilang isang chairperson ng technical panel ng Commission on Gender and Women's Studies ng Commission on Higher Education. Ako naman si Roland Tolentino, faculty ng UP Film Institute at nagtuturo ng kurso sa kulturang popular at mga media courses na may particular na interest sa sexualidad at kasarian. Pag-uusapan natin ngayon ang sex at gender. Marahil mag-umpisa tayo sa definitions. Iba-iba po kasi ang mga disiplinang pinanggagalingan namin. So baka iba-iba tayo ng tingin o may konting hindi pagkakatulad. So umpisahan po natin sa inyo, Chancellor. Sige, kasi yung anthropology ay biocultural. No? Madalas sinasabi ang sex ay dalawa lang, no? Male and female. No? But in recent years, medyo lumalabas din na medyo mali din, no? Even at the level of biology, hindi lang dalawa na lalaki at babae. May mga chromosomal variations, no? Mga iba't ibang sa medical, in the medical field, may tinatawag na yung mga ang hirap i-describe, no, kasi dahil sa pagkaiba ng chromosomes, no, intergender ito eh. Na, ito po ba yung tinatawag na intersex? Intersex, tama, no. And examples are pinanganak na para ang tingin nila ay babae, lumaki ang bata, tapos around puberty biglang lumabas ang penis, no? And this has happened quite a few times even with athletes, no, na magaling tumakbo, and then it turns out na actually male sila pero underdeveloped, no? May natatandaan ako isang kaso yung kay Nancy Navarro. Yes, no? So it was a very sad case at maraming mga kasong ganun. So even at the level of sex, some people will say there are as many as 17 different sexes, no? Pero 95% will be male or female. Okay. No? Pero yung 5% intersex. Sa mga narinig ko sa mga psychologists, tinuturing na raw na normal variances itong mga ito. Sana nga, no? Para mas maging inclusive tayo sa lipunan nga. No? But it's time we recognize that 5% as well na intersex. Mm-hmm. No? Si Ma'am Carol, anthropologist din siya eh. ang anthropology, baliban sa tinitingnan din yung mga iba't ibang kaayusan ng lipunan base sa sex, no, biological traits, yun ding konsepto ng gender ay napakahalaga. At sinasabi natin, ang kultura, ang lipunan, ang nagbibigay ng definisyon kung sino ang babae, sino ang lalaki, sino ang matandang babae, matandang lalaki, at yung tinatawag nating masculinity and femininity. These are social constructions and they're usually, you know, defined, redefined in a very dynamic manner, no, by different members of society. Sex naman sa namamayaning diskurso sa kasalukuyan ay dalawa lang naman. So pag nag-fill up ng applications, dalawa lang naman yung i-check, maaari mong i-check, no. At ang distinction lang naman ito ay ano yung reproductive function mo. Ikaw ba yung bearer ng egg o bearer ng sperm? At dahil nga pinapahalagahan ng estado yung reproduction of the race or reproduction of the family. So, mahalaga sa kanya na ito lang yung magpapakasal at ito lang yung kikilalanin niya na karapat-dapat na maging magulang.
Ang kasarian naman ay, katulad na nabanggit ni Carol, ay yung panlipunang konstruksyon sa pagkalalaki at pagkababae. Kaya alam natin yung sa pamamagitan pala ng sign kung saan restroom tayo papasok, at magkaiba yung disenyo nitong restroom na ito dahil siya ay nagpapahiwatig na iba yung pangangalaga o iba yung pagdisiplina sa pag-discharge ng bodily fluids sa isang makalalaki at saka isang makababaing espasyo o kayusan. Napag-usapan na natin yung sex at saka gender din, no? Sinubukan nating i-define. Gusto ko lang magdagdag ng kaunti dun sa mga definition na nabanggit na natin. Okay. Madalas kasi, nung mga naunang panahon, binibigyan natin ng pagkakaiba yung sex at saka gender. Mm-hmm. Sabi nga ng, to put it simply, yung daw sex is what you're born with, yes, no? Yung natural, at yung gender is cultural. It's mm-hmm. a social construction. It is mm-hmm. how we are brought up, either as men or women. Men, girls or boys, no? So culturally imposed siya. Pero may mga nagsasabi na even sex is a cultural is a social construction. No, ang isang katunayan nito ay ang mga lipunan sa buong mundo, ang mga estado, iba't ibang estado ay mayroong batas. Nabalitaan ko lang doon sa isang kaibigan kong lawyer. May batas na nag-re-require sa mga birthing assistant, doktor man, komadrona, o sino man ang nagpaanak, na pag finilapan yung form, nabanggit rin lang ni Roland yung form, no? Pag finilapan yung form, obligado silang sabihin kung ang bata ay babae o lalaki. Kung ang ipinanganak na sanggol ay babae o lalaki. So, dito lang bumula yung konsepto ngayon ng assigned sex. At kung babalikan natin yung sinabi ni Mike na may mga intersex, ang problema is kahit na, kadalasan kasi hindi obvious, di ba? Yeah, so, hindi alam ng doktor o matrona. More lang babae lang, madalas. So. At saka tinitignan mo lang yung genitals. No? Hindi mo naman hahalong katilin yung chromosomes niya, yung DNA niya or what, no? So, yun lang ang basihan mo. At obligado pala siya under the law, no, na bigyan siya ng na i-assign yung sex sa kanya. So, on the strength of this argument, may nagsasabi na even sex is a social construction kasi ina-assign natin yan. Anong tingin niyo? Oo, nakikialam kasi ang kultura, lipunan, lalo na ang science. No, yung kahit na ngayon ang daming nangyayari na may mga biological role mo ay manganak at pwedeng hindi mo na gawin yan kasi pwedeng mag-family planning ka o pwedeng, ang maganda ngayon halimbawa kahit 60 years old ka kung gusto mo pang magbuntis, di ba? Pwedeng science mag-intervene. So, ang kultura nakikialam din sa biological tracking natin, biological roles natin, and may magandang epekto, meron ding hindi magandang epekto. Ngayon ang nakikita ko, mas may choice ang babae at lalaki to carry on their biological roles if they want to or not. They can opt not to have a child, they can opt to defer their being parents, or they can opt to change their biological makeup, no? Yun ang tinatahak natin ngayon. Halimbawa, mayroong mga gays na gusto nilang maging transgender talaga, no? So pinaglalaban natin yung karapatan nila na i-fulfill yung biological needs nila, no, based sa kanilang gender identity. Lagi natin nasasabi yung culture, no? So, nabinubuo ng, ano nga ba yung ating social science definition ng culture? Yung mga paniniwala, kaugalian, mga values, mga ganyan, no? Yeah. Paano ba niya na pinatitibay yung ating pagtingin sa kung ano ang sex, ano ang gender, ano yung mga stereotypes, ano yung mga kung ano-anong paniniwala natin? Kunyari lang sa sistemang edukasyon, no, lalo na tayo nagtuturo sa tertiary level, medyo gendered ang tingin sa mga profesyon at mga undergraduate programs. Kapag sinabi natin engineer, doctor, ay mga maiisip ng mga mag-a-apply, lalaki. At kapag sinabi natin nursing or midwifery or hotel and restaurant management, ay isipin nila ay babae or mga feminine courses ito dahil ito na yung ginagawa ng babae, traditional na ginagawa ng babae sa kanilang mga tahanan. So medyo yung socialization niya ay naipapakatuparan sa pamamagitan ng mga institusyon natin na kinababag bilang bahagi natin sa lipunan.
From education, pumupunta pa yan sa workplace, di ba? Yes. Mm-hmm. Paano naman yung pinagmumula nating lahat? Yung unang-una nating socializing community, yung ating pamilya. Paano kaya yun? Siyempre, mga magulang kasi ay dala-dala nilang bagahin nila, no? Kung ano ang lalaki, anong babae. At, you know, even the gender thing comes in, no? So, itong anak ko ay bading. Ako siguro maging designer, no? You also have stereotypes in here, eh, which is very unfair. So that someone growing up gay na might actually see limits on what he or she can become, no? I'm remembering nanay ko when she was growing up. She said she wanted to be a doctor, pero wala yan sa horizon ng magulang niya. Ang babae, hindi dapat maging doktor. Pwedeng, no? Nurse. Pwedeng nurse pa, no? Pero pumapasok din ang class na ang nurse ay maruming trabaho, no? But the important thing here is that the gender options are so narrow, no? Kahit sa profession ng doktor, makita natin yung mga specializations ay gender din. Bihira na babae ay papasok sa surgery, for example, at lalo-lalo pa sa orthopedics, kasi ang tingin nila kung sa buto daw kailangan lalaki ka na, no? It's a man's work to handle bones. Kailangan malakas ka dahil puputol ka ng mga buto. Ah, dahil ang babae hindi kaya yung ganung trabaho. Physical strength. Physical stereotyping, yeah. But I think it's all... Yeah, it's yan, no? So, ano yung mga panglalaki at pangbabae sa tingin ng kultura? No? Mga siyang mag-assign. Sa medicine. Pediatrics is more women. Ay, and bading. You'd be surprised na ano eh, how they've assigned it already. Pero yung neurosurgery, halimbawa, pang lalaki daw yan. The neurosurgeons I've met are all male, na I'm to think of it. No? Si Carol, may anak ng babae na OB-gyne. Lahat sila babae o kaya gay. Maraming onko. So kung pasukin naman yan ng mga lalaki, ano nangyayari? Kasi din yung mga babae, ayaw din nilang pumunta sa mga lalaki na mga ano, mga gynecologist or obstetrician. So yung gender role stereotyping din siguro sa profession, nadadala rin dahil sa mga choices ng mga ano, ng mga customers o clients o patients, no? Carol, nabanggit mo meron ding masamang epekto. Kaya yun, paki-paliwanag natin. Yung stereotyping. Mm-hmm. Oo, yung mga yung mga possibilities ngayon na nabanggit mo kanina sa science, halimbawa, ano? Talagang ngayon, tinatanggal natin yung stereotyping na nangyayari. Tapos ang gusto natin, no, ang isang tao, babae, lalaki, gay, lesbian, makapasok sa isang profesyon, mabigyan ng tamang respeto sa lipunan regardless sa kanyang identity, no, gender or sexual identity. So hindi dapat nakabase sa itsura niya, pero yung talent, yung capacity niya to do the work. And in the field naman of science and education, we had tried to make all these spaces gender sensitive. Sa military, sa Air Force, lahat ng space na pwede nating gawing gender sensitive, ginagawa na natin. In fact, ako'y tuwang-tuwa sa Philippine National Police kasi nagbigay na sila ng quota, no, na 50% dapat babae. At inaayos na rin nila ngayon na hindi mapanganib, no? And what is so nice is they're even changing the culture, na hindi na gagamit ng baril, pero negotiation, the more peaceful ways of solving crimes and problems. Kamusta naman yung programa niyan? Medyo nahihirapan, syempre. Tapos, I was with Senator Shahani when we put gender in the Philippine Military Academy. And we went to the dormitories, we looked at all the spaces so that women can enter the Philippine Military Academy. And I'm proud to say that now we have graduated women at the top of the class. So this government wants to limit now the number of females to enter the Philippine Military Academy. But these are some of the things we have done to make spaces gender sensitive. Ang napapansin nga natin, medyo matagal yung proseso ng pag-create ng gender sensitivity din sa iba't ibang mga institusyon na to. Dahil natandaan ko, yung unang general na na-produce ng Philippine Army ay na-assign sa commissary.
Ibig sabihin ay generala ka, pero ibig sabihin ay nandun ka sa gendered role na naman na nasa kitchen ka at yung pag-ensure ng supply ng buong military force natin. So maganda na, pero paunti-unti at hindi siya inasahan natin na makapantay tayo sa gender standards sa buong mundo. Oo, pero may progress naman. Meron. Sa military ba meron din? Kung yung police kasi yung na-mention mo kanina. Sa military, hindi ko masyadong nakikita pa. Mas malakas tayo sa Philippine National Police ngayon kasi gusto natin silang street patrol para hindi nagpapatayan. No? We will help them develop the skills of negotiation, investigation without the use of force. Okay. Gusto ko sanang puntahan yung isang extreme form of or effect of discrimination, gender-based discrimination, which is violence. Ano kaya ang estado ng violence against women dito sa ating bansa ngayon? I Mike, don't have the last time I look at figures yung sa may isang survey na ginagawa ng Department of Health, no, mataas pa rin. It's like, actually, Carol might have more updated figures. We are monitoring now. We have a very good system of monitoring because we have the law on violence against women and children. So if you go to the website of the Philippine Commission on Women, National Statistical Coordinating Board, it's generally recorded. What is sad, and which we tried to do something about it, the UP College of Medicine tried to do, is the invisibility of violence committed against boys and men. I'm glad you were there. Yes, no, during UNICEF, the forum. Actually, as yeah, a forum. We were there. So, male children. Yes. Ano yung, recently nga narinig ko rin, nagulat ako. May ganun pa. Kami ni Mike nandoon at gumawa ang College of Medicine ng counting pag-aaral. Grabe pala karahasan na nangyayari sa mga batang lalaki rin. Mga tatay, mga kuya. Tsaka lalo ng mga gays, no? Sinasaktan ng mga tatay kapag nakita ang gay sila. It's also with non-gay sons as well. Malakas din ang pressure. Ang binubugbo. Sobra. It's more physical violence. Physical violence. Yes. Okay. Pero meron din tayong problema sa violence against LGBT, di ba, Lola? Yes. Right. May mga discrimination pa rin eh. Kasi kung ang kababaihan ay may glass ceiling in terms of wages or in terms of employment mobility, ay mas lalo na yung mga LGBTQ. No? Ibig sabihin ay marami ay hindi tolerated na papasok sila sa mga opisina na nakadamit na babae or kung ano yung gender preference sila. Marami ay kailangan itago ang kanilang mga preferred sexuality dito sa pagtatrabaho nila or lead double or multiple lives kasi nga ay hindi tolerated sa workspace ito. At marami din dito nagsasuffer ng violence, di ba? Yung traditional na naririnig natin tungkol sa mga baklang mga anak na nilulublob sa drum o binubugbog o sinasabit sa pinapasok sa sako, sinasabit. Patuloy pa rin ito lalo na sa rural situation or kahit sa urban sites na may violence pa rin na nangyayari. At marami pa nga hindi pa tayo na-account ng mga institusyon, yung simbahan, yung media, at yung politika ng bansa natin na nag-overdetermine o tinatakda na ang mga papel ng babae at lalaki sa lipunan. Isa pang uri ng violence na alam kong nangyayari kasi nangyari sa ilang kaibigan ko, kapag LGBT sila, ay tinatakwil, no? Matapos yung physical violence, meron pa rin ganitong psychological and emotional violence, tinatakwil ng mga pamilya. No? Kung mapapanood natin, halimbawa yung pelikulang Die Beautiful na it's tungkol sa trans woman, yung kanyang identification, ay itinakwil siya nung kanyang ama. At yun yung nagpasimula na i-own niya na yung buhay na pinili niyang ito. Pero dahil nga ito'y tungkol sa tragic comedy na tungkol sa buhay ng isang trans woman ay syempre ay kailangan akuin ng ama nung namatay yung ating bidang trans woman sa pelikula, akuin yung katawan nung yung kanyang anak dahil yun yung papel ng tatay na siya yung ari-arian niya yung mga miyembro ng kanyang pamilya. Oh, yan pa isa, yung children as property. Di ba? Parang di ba ganun ang tingin natin sa ating pamilya?
parang akong, ako magulang, may karapatan akong bugbugin ang anak ko dahil pag-aari ko siya. So, sa, dun sa statistics ngayon, ang pinakamataas na incidence of violence against the, yung base sa batas ay spousal violence pa rin. No? Yung lalaki na sinasaktan ng kanyang asawa. Ang problema natin, maraming nagsasama ngayon na hindi kasal. So, nahihirapan din tayong protektahan sila, hindi natin magamit ang batas. Pero nire-remedyohan na yata ng legislature ngayon. Pero partner abuse pa rin yun, di ba? Partner abuse, oo. Oo. Tapos, sex, ang pangalawang mataas na incidence ay sexual harassment din. Sa opisina, sa eskwela, tsaka sa public. Ang pinaka-dangerous daw yan ngayon, yung public spaces, no? Sa kalye, sa mga ano... Oo. And yes. Internet also, I think we should not forget. Ay, naku, sorry. Isa pa yan. Naku, isa pa yan. Naging issue tuloy ngayon yung ano, yung social media na dati akala natin na napaka-liberating. It still is, no? Kaya lang, nakapasok din yung mga ganitong practices, no? Na ngayon, pinag-iisipan natin mabuti. Paano kaya ito kukontrahin, di ba, no? Nabanggit ni Roland kanina yung simbahan, di ba? Napag-usapan din natin yung pamilya. Siguro tignan natin yung mga institusyong nagpapatibay o nagpapatatag sa gender bias. Na sa tingin ko naman ay pwede rin pagmulan ng paglaban dito sa mga biases na to. Sinong gustong tumalaki na simbahan? Wala man tumatalaki sa simbahan eh. Ang tingin ko lalo po sa simbahang Katoliko, ang pinakamalaking hadlang dito ay yung pagbawal pa rin na maging pari ang babae. Ang lakas ng influence kasi every Sunday, sisimba ka, and you see a male priest. It closes possibilities right away for women. Na parang ang kababaihan ay limited pa rin sa mga roles. And they're very invisible. No? They're the ones who'll decorate the church and all. And even that is being taken away kasi puro bading na rin ang nagda-decorate na ano. So it's very male. No? And ano eh, yan ang ano ng gender ideology. Minsan hindi siya obvious eh, until you think hard about it. Na, I think if we get to the point na may babaeng maging pari, even the most liberated people will be shocked initially. Na parang hindi pa tayo sanay eh. Kasi yung concept ng kultura ay kasanayan and will take a while. Although nakita ko nga sa, fortunately sa Protestante, marami na rin babaeng pastora. No? And that is, I think, very liberating, especially for younger people to see na may potentials ulit ang binabalikan natin. Eh. Parang models naman. Meron sila nakikita ang pwedeng gayahin. Oo. Saka yung mga institution din na nakabahagi ng mga ritual sa simbahan Katoliko, halimbawa, na babae at lalaki lang ang pwedeng magpakasal at ikakasal. So yung pagiging hardline nila, samantalang sa ibang mga relihiyon, ay tinatanggap naman ang iba pang klase marriages, halimbawa. So dito, makikita natin na wala kang masasaksihan. At pag nasaksihan mo, kailangan ay, at least sa Pilipinas, na sa laylayan o kailangan mo pang lumabas ng ibang at pumunta sa mas liberal o progresibo mga bansa na kung saan tanggap na itong same-sex marriages. Eh kung may pamasahe ka, diba mahirap din yun? Kaya nga, may class issue din dito na pwede lang magpakasal at ma-recognize to some extent ay yung mga may kaya. Eh, pero pagbalik sa Pilipinas, hindi pa rin yun valid, di ba? Vatican marriage. Oo. So may malaking influensya rin yung simbahan sa estado. Yes. Doon sa mga kwento ng mga kasama ko sa NGO, no? Sa community, no? Di napakaraming problema sa pamilya at minsan nagkakaroon ng marital separation. At yung mga barangay natin, may mga women's committee, minsan talagang pinipilit na maghiwalay kasi yun ang to save for the security of the children or the mother. Although wala tayong divorce bill, meron tayong mga mechanisms para mas-save o mas-secure yung bata. Minsan pag pumupunta daw sa simbahan, pinipilit ng mga pare na magbati. So sesermonan yung nanay, sasabihan yung mga anak. So, bumabalik sila dun sa bahay. Tapos, mananakit na naman, magkakaroon na naman ng gulo. Minsan dun nagkakaroon ng conflict at the barangay level, municipal level, city level, yung simbahan. Kasi gusto nila laging i-preserve yung family at all costs. Kahit dapat, hindi na.
Pero yung simbahang Katoliko sa Pilipinas ay ibang klase din talaga ang conservatism kasi nga ay tayo nilang ang bansa na Catholic, Christian. Also, tayo nilang ang bansa na walang free choice ang babae sa pagdetermine ng kanyang katawan. So ibig sabihin ay talagang napakalakas ng papel ng simbahan sa paggabay sa hindi lamang sa usapin ng kasarian pero sa iba pang mga bagay na nakakaantala ng pagkaunlad natin. Pwedeng banggitin nga no kasi may ilang mga eskwelang Katoliko napaka yung discrimination is so clear no, for example kung nabuntis ang isang estudyanteng babae expelled siya kaagad no, yung nagbuntis hindi yan ginagalaw, di ba, yung lalaki na ano na he remains, in fact he probably gained status na among his male friends no sa barkada. Oo, pero yung babae in expelled, and we know once they're expelled ang buhay nila, no? Napaka-limited na, no? Pero bawal then, yan sa batas, di ba? Bawal, ginagawa pa rin yan. No? We even have teachers na who get pregnant if they're single. Mm-hmm. Tanggal sa trabaho. And there are Catholic schools that have argued freedom of religion, it is their right to implement such policies. May ongoing na kaso na gano'n eh. So at yun din yata naging basis ng Supreme Court para i-hold pa rin or hanggang may restraining order pa rin yung implementation ng reproductive health law kasi nga ay choice dapat ng ito yung exercise ng simbahan sa or ng mga nasa medical profession na paniniwala nila ay hindi dapat gumagamit ng contraceptives. Kanina na pag-usapan natin pamilya, simbahan, estado, edukasyon, no, the school system. Puntahan naman natin yung media at literature. So mukhang marami yata. Oo, medyo. Napagin na yung social media. Corona niya ng ating disiplina. Sige. Mapapansin naman talaga natin na yung media, yung parang soft selling nitong traditional gender roles kasi pag Valentine's Day ay alam naman natin yung ritual na ito at kung saan ang mga lalaki dapat mag-move heaven and hell para makabili ng roses sa pinakamahal na tsokolate at makapag-reserve sa restaurant at social pressure to samantalang ang babae naman ay pasibo lang at umaasa na hindi deliver ng kanyang sinta ito ideal Valentine's date. So, sa media nakuha ito yung napaka magandang marangyang kasal, napaka makulay na suyuan, trip sa Boracay para sa mga bakasyon. So, sa media na papakilala, yung mga dapat ay benchmarks ng pagiging bata o kabataang babae at lalaki at nag-iibig ang kabataang babae at lalaki sa lipunan. So hindi sila hina-hard celeb, napapanood lang nila at nag-aagree, nagko-concur sila at yun din ang papel ng social media. Seductive kasi ng mga images, di ba? Yes, so bagamat syempre tayo naman ay may indie cinema na so sa kauna-una ng pagkakataon ay na or sa muling pagkakataon na maraming mga bida na trans at mga batang bakla at kung ano-ano pa na dati ay hindi natin natutunghayan sa mainstream studio offerings ng mga korporasyon natin. Yun din ang gusto kong sabihin kasi syempre media teacher ako, no? So, pag tinitira lang gusto yung media, medyo nagiging defensive din ako. Sabi ko, teka muna, meron din namang opportunities for change sa media, no? Gaya halimbawa ng ilang television series na napanood na natin in the last couple of years. For example, yung My Husband's Lover, di ba? So, napaka-radical ng, well, yung mga iba sabi na it's not radical enough, pero radical na rin kung ituturing mo na wala dating ganitong lumalabas sa media, di ba? Tsaka sympathetic yung images na nakita natin ng two gay persons who are in love, no? So, nung una nga, hindi daw ito ano eh, hindi daw sana ito kikita. Tsaka siguro isa rin natin dapat sabihin na yung media kasi negosyo yan eh. Diba? So kung ano yung kumikita, yun din yung kaya nare-reinforce yung mga dominant ideologies, dominant images, dominant beliefs, kasi yun ang papanoorin ng mga tao, yun ang babasa, kasi yun ang inaayunan nila, no? But anyway, yung My Husband's Lovers, ang ayon sa mga na impormasyon na nakuha ko, hindi sana yan hindi sana yan kikita kasi takot yung mga advertisers. Yun kasi pero ang kumita.
kumita kasi kinontra ng CBCP. Binatikos. Nag-curious tuloy ang mga tao. Pinanood tuloy. Yeah. Nagkaroon na sila ng mataas na ratings, kumita. Nanatili yung, hindi siya na-axe. Kasi usually yung mga ganyang shows, after a few episodes, minsan nga 2-3 episodes pa lang at walang ratings, sinisibak na yan eh. Pero ito, dumating siya sa hanggang sa dulo ng kanyang serye. Natapos siya kasi kumita. So yun din eh, minsan titimplahin mo rin yung manonood. So what does this mean? Merong interest sa ganitong uri ng media. No? Kaya lang, hindi ko masasabing nagbago na talaga. No? Kaya lang, may mga puwang para sa mga ganitong pagbabago. Ano sa tingin nyo? Ako, what bothers me now, being a senior professor, as yung nakikita ko yung mga millennials at saka yung mga mas bata, tayong mga medyo mas senior, syempre, yung sexualization of the body, no? Sexualized. So, nakasaya tayo, nakatakip lahat ito. Kasi ang tingin natin, pag lumabas sa publiko yan, matitrigger yung desire ng iba, baka mapahamak, no? Nakikita ko yung mga millennials ngayon, they're so comfortable with the physical display of some parts of the body that we tried to cover in the past. Kasi space yan na parang of risk ng babae. So yun yung gusto kong tanongin din kayo, ano ba ang dating dito? Nag-iiba na rin eh, yung concept ng risk in relation to display of some parts of the body, language. Eh, siyempre, ginagalang ko rin yung mga bata. Pero bilang lola, nakikita ko baka very risky pa rin sa kanila na naka-display ang sexy ng body nila, naka-display ito. Tayo, Mike, hindi ba sa UP? Yung shorts, yung mga ganyan. Na meron kaming karanasan noon na nagtatanong yung mga teacher, nagagalit, bakit inaallow na naka-shorts? Nadidisturb daw sila pag nagle-lecture, nakabikaka at naka-shorts yung mga babae sa harap. So sabi ko, at konsultahin na lang, magkaroon ng consensus kung anong dapat. Ikaw, Mike. Wala tayong millennial kasi sa panel. Oo, Mike. Puro kami mga lolo't lola dito. Kailangan natin magdagdag ng mga bata. Isa pang panel. Pero napapansin nyo sa media, nag-iiba na. Ako, I'm a bit more liberal na okay. Ang punto lang dito kasi is yung mga millennials mismo, I hope they're comfortable with it na hindi sila pinipilit dahil sa dominant ano that I have to be this. Because I've seen some of them na kita nga ang bituka and you can tell that they're very uncomfortable but they have to do it because everyone else is doing it. No? Yes. I also feel there has to be respect din like minsan sa klase. Hindi ako naiinis sa mga naka-shorts, no? At naka-sandals nga na ano. What irritates me is like when they put their feet up on in front of the person. So wala nang ginagalang, no, sa and so even wearing shorts is not so much whether bastos o hindi, it's may binabastos ba in the process. I think that's what's are you comfortable with, and do people next to you feel comfortable or not, no? And I think also tayong mga senior citizens, there is also age working against us na parang when you reach a certain point, hindi ka na pwedeng, you're not supposed to dress up in certain colors, in certain, yes. Of course, we recognize our own age too, no? Nagalang-galang na sa suotan. That's also gender, eh, na dapat to recognize pero na. Pero parang hindi ko yata yung pinapansin. Suot ko kanong gusto kong kulay. At kailangan ma-challenge din yan ang tingin ko, no? To be able to, even wearing yellow 20 years ago, would not, pwede nang. Slowly, I think we will. Maybe when we talk about sexuality, we can talk about geriatric sexuality as well. Yes. Just as also a reaction kayo doon kay Carol na mas nagiging observation yan, mas nagiging confident yung mga women or men, young men and women sa social networks, sa display ng kanilang mga bodies or faces. Pero yung kasi name of the game sa social media, it's a very narcissistic enterprise. So gusto mong, kung anong gusto mong i-project na image of yourself, kung ikaw ay liberal or mas open ka sa iba pang klase ng expressions about yourself, so be it. Pero ang alam nila na ito lang naman ay sa loob ng Facebook or ng iba pang social networks. In the same way na kahit kunyari napapansin natin madugo yung batbata ng mga
Duterte or anti-Duterte supporters, in real life naman, wala namang physical na bugbogan itong mga tao na to dahil malinaw sa kanila na itong mundo ng tunay na mundo ay iba pa rin doon sa mundo na inaalaw ng social media networks. Siguro mabahala ka, Carol, pag nakita mo na yun na naglalakad sa Oval. Meron na ba? Wala pa naman. Oh, sige. Siguro yung huli nating topic na dapat pag-usapan eh, kung yung discrimination, gender-based discrimination ay mananatili o lalakas pa, sana naman hindi, ano? Ano ba yung mga magiging epekto halimbawa sa health, economy? Kasi may mga epekto to eh. Akala lang natin yung minsan yung nagkakainisan lang, no? Pero meron siyang talagang real impact on the economy, halimbawa, yes, on health, physical, mental health, no? Siguro si Mike muna kasi ang area niya eh medical anthropology, tama ba ko? Well, I'll speak more as bilang isang administrador na ang daming mga cases kung mga estudyanteng nagpo-problema, no? And in UP Diliman, yung Office for Counseling na-expand ngayon na for psychosocial needs, no? Okay. And we're dealing with many, ito ang report ng director at saka yung psychologist na nagtatrabaho dito, lalo na madalas sa literally percentage-wise, mga nagpo-problema sa pag-aaral, when you really probe deeper, lumilitaw yung issues of sexual identity because they have not come to terms with it. Dala-dala nila, ako pala ay lesbian, and it affects their studies. No? So you can imagine, even at the level of university education, nangyayari ito. And in UP, which in is UP supposed pa, to be the most liberal. Oh. And one can imagine when they go out into the workplace, The Economist, isang malaking weekly magazine sa England, sponsored a huge conference 2 years ago. They invited me to speak at it too. Ang daming lumitaw na rin na study showing how many billions of dollars are lost each year because companies do not accept the LGBT personnel they have. Meaning they're there, tinatago pa, and they're not able to produce as they could if they were accepted. And may glass ceiling din para sa kanila. Alam nila na hindi sila makakaakyat if they're out. No? So we hope that even at the university level, that people will realize that they can come out, but we also have to prepare them for a world that is still not friendly, unfortunately. Okay. Mm-hmm. From your point of view, economist kasi ang unang calling ni Roland. Oh. So sige, Roland. Sa palagay ko ay parang mas magiging covert yung stereotyping at discrimination sa LGBTQ or sa gender inequality kasi nga ay bagamat may mga enabling laws naman tayo halimbawa. Ito ay walang sapat ng ngipin at this time, no? Walang sapat na training yung mga women's desk natin sa pagtugon sa mga abuses sa kababaihan o sa mga iba pang mga genders. Wala din sapat na training yung iba pang larangan ng public service natin na kung saan ay nakikita na ang pangangailangan ng kapantayan sa babae at lalaki sa lipunan. So, ang discrimination or even yung experience of inequality will just go underground, more underground. Katulad ng sa kunyari, ang part of the booming economy natin, yung BPO. Pero na-report din na ito pala ngayon ang kung saan ang growth ng HIV AIDS ay nagsa-spike up kasi nga panggabi sila at dahil medyo monotonous yung job nila, then they go for free sex na kung recreational sex kapag meron sila, pag available ito na unprotected na klase ng sex. So, hindi siya na mo-monitor kasi nga panggabi walang constant monitoring ng health conditions nila. At isa lang naman yung na-aspect. We need to also to consider yung kanilang nutrition at ang report din ay may tendency yung mga call center agents na maging obese para dahil nga yun yung food supply na libre sa kanilang mga opisina at yung pag-inom ng soda para lang magising sa paggabi. At meron din daw itong efekto in the long run yung pag nagtatrabaho ko sa gabi dahil may preferential wage na umaakyat ng kesa sa date at job mo na klase ay yung naapektuhan din daw pala yung internal organs
yung kidneys, yung pancreas. Pag gabi ka natutulog, pag gabi ka gising, samantalang dapat ito ay napapahinga sa gabi. Carol, may sasabihin ka? Well, nasabi na lahat. Yung bilang isang educator lang, yung isa sa mga very negative impact ng gender inequality. Ako'y natutuwa na all the statistics will show that there is higher literacy rate among women, mas maraming women ang nakaka-graduate ng college, lahat at all levels. In fact, sa United Nations, noong isang taon, ang dinidiskurso na is bakit ang mga lalaki laging behind. But if you look at the industry, at the employment level, at saka income level, mas maraming lalaki ang employed, at saka mas malaki ang sweldo ng lalaki. So the value, the time and energy we give to educating women does not translate into economic well-being. So the gender bias remains in so sayang din yung investment. Yes, sayang ang investment. Yung mga summa cum laude natin ngayon, daming babae na sa military, babae, pero pagbalik mo sa larangan ng trabaho, nandoon sila sa rank and file. Oo. Nabalitaan ko nga dun sa mga kaibigan ko sa College of Law, minsan daw maski ang summa cum laude nila o valedictorian nila ay babae, pagdating sa legal practice sa mga firms nandun sila sa labas. Yung mga, lalo na yung mga members ng fraternity, nasa loob. Yung mga ganyan. No? Pero, Carol, kanina may sinasabi ka na marami rin namang batayan na makikita dito sa ating bansa na mukhang angat naman ng babae. Ano yun? Ay, naku, number 8 tayo. Tayo na rin ang pinaka-gender sensitive. Lagi tayong pinaparangalan. Kasi kahit anong sabihin mo, marami na rin tayong nagawa. And I would like to really value the efforts we have done. Magbigay ka nga ng halimbawa. Sa education nga, sa education, naiangat na natin ang kababaihan, kahit may mga biases pa, na resolve na natin lahat. Meron nga batas at saka polisiya, yun ang sinasabi. Ang kakulangan is implementation. Yung ngipin. Okay. So, ano pa kayang areas na dapat natin hanapan ng improvement? Marami. Ang masasabi ko lang, mga munting hakbang importante din. Okay. No? Just an example, ang sports isa pang neglected area. No? Yes, gender sports. When I first addressed our varsity teams, no, na sabi ko sana ma-address din yung gender gaps ninyo sa ano dito. May tendency pa rin na ang volleyball, for example, is equated with bading sport daw yan. So, ang mga lalaki hindi pumapasok. I said, kaya din ang bading na pumasok sa men's basketball team. At may isa nang pumasok. Pep squad, on their own, they decided in one of the competitions recently, nag-ano sila, ang mga babaeng nag-angat ng lalaki. That as so symbolic na. And that was so applauded. And that was a signal again to the thousands who were watching. Kaya pala ng babae, no, silang nag-ano ng lalaki dito. Nagka-role reversal. And so I think sports is very important in breaking the stereotypes. No, sino ang pwedeng pumasok sa sport? At anong ginagawa sa sport na yan? No? Like Pep Squad. Oh, Pep Squad. And so I'm very proud of them. Okay, yung basketball. Basketball. Meron na rin ng basketball ng women, ano? At meron. Pwede kayo, pwedeng haluin. Okay. Pwede ba ba yan? Maybe in another football century. Pwede ba? Or baseball. That's an example, though. There are some Catholic schools that do not even allow their women to play certain contact sports kasi hindi daw yan feminine. Yes. Ganun katindi. Hindi pwedeng mag-football, hindi pwedeng mag-ano kasi may contact daw yan. Kahit puro babae? Kahit puro babae. Bawal sa babae ang may contact? Yeah. Of any kind. Yes. So that's where we are. No? We may be progressing, but there are many areas. Mga munting hakbang na kailangan talakayin. Okay, so that's sports. What about other areas? I attended the Geneva Convention on the Commission on Higher Education as representative. Ang criticism sa atin ng global community, wala tayong batas to protect the rights of LGBTs. And we are requested that by next year we should report to the United Nations that we already have a law and all the biases against LGBT will be addressed. Kaya ba? Hindi pa po, kasi hindi sa priority ng Kongreso ngayon. Ngayon, okay. So, pero dapat may magtulak. Meron naman, ano? Meron tayong mga kinatawan, no? Na nagtutulak. Okay, mukhang ubus na yung ating oras. Magpaalam na muna tayo, pero meron pa pong susunod na sa seryeng ito.
Ako po si Betsy Enriquez mula sa College of Mass Comm. Michael Tan, taga-anthropology. Carl Sabrichea, taga-Asian Center, UP. Roland Tolentino, taga-UP Film Institute.